At nandito pa rin tayo sa issue ng pambabastos daw ni Ay de las Alas at ni Daryl Yap sa seal ng Quezon City. I'll give you more information. So, let's do this. Bigyan ko kayo ng konting context kung hindi nyo napanood yung unang video ko. Si Ay de las Alas at si Daryl Yap ay pinapadeklarang persona non grata ng isang QC councilor dahil nga sa binastos daw nila yung seal ng Quezon City. Sa pagsusuri natin, ito ang seal ng Quezon City at ito ang ginamit ng Vincentiment. Hindi magkapareho. Pero kung meron man na nambastos ng seal ng kung sino man o gumamit ng seal na hindi naman dapat gamitin, may kilala ko. Ayon sa Executive Order No. 141 noong 1991, na prohibition against the forgery and unauthorized use of the seal of the President of the Philippines, malinaw sa Section 1 na the seal of the President shall be for the exclusive use of the President. Accordingly, any other person and or organization are prohibited from using the seal. So, walang sino man ang pwedeng gumamit ng seal of the President, kundi ang Presidente lamang. Pero anong ginagawa ng mama nyo na pumipirma sa isang larawan na may sagisag ng Pangulo ng Pilipinas? Eh, hindi naman siya yung presidente. Malinaw na lumalabag siya dito sa batas. Lawyer yan? Sa larawang ito, sobrang linaw at sobrang laki ng sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi katulad sa sitwasyon nila Daryl Yap at ng Quezon City. Well, naghanap ako ng mga depensa ng mga kakamping. Ayon sa Baguio Chronicle, it also allows the seal to be used by the President or the Vice President of the Philippines for non-commercial use. Ano ang sinasabi niyang source? Ito daw, Executive Order No. 310. Sinasabi lang naman dito na ang mga coat of arms, seal and flag of the President and Vice President ay pwede ding gamitin ng President and Vice President. Yung presidente ay pwede niyang gamitin yung seal niya, while yung vice president ay pwede niyang gamitin yung sagisag niya naman. Dagdag pa nila, ang pinoprohibit lang naman daw yung manufacture, reproduction, sale, purchase, and use for the commercial purposes. Totoo naman, sinabi naman talaga yon sa Executive Order No. 141. Sabi dito, pero isang parte lang yon sa batas. Sabi dito, likewise prohibited are the unauthorized manufacture, sale, and distribution of the seal of the President in various forms such as of those stated therein. Pero malinaw na malinaw sa Section 1 na the seal of the President shall only be used exclusively by the President. So again, anong ginagawa ng mama nyo? Lawyer siya pero lumalabag siya sa batas.